I think may batas na about dyan. Kasi mangyayari yan because of our technology right now, yung mga mag-asawa na hindi na makabuo, so may option sila, yung tinatawag na surrogacy, may option sila about artificial insemination, or another option, adoption. Si Maria Tesalonga may tanong, ang surrogate mother po ba kung Migs Kuya Mark ay may karapatan sa bata? Sabi ko nga, wala pa tayong batas about surrogacy. So, hindi pa natin masasabi ko, if you are the surrogate mother, ibig sabihin, ikaw yung bumuo sa bata. But ang tanong, are you the mother? You are the surrogate mother, but hindi naman ikaw ang sperm cell and egg cell, ibang tao yan. Yes. So yun ang kailangan i-review sa ating batas kasi wala pa talagang batas about surrogacy in the Philippines. If you are the surrogate mother, in law, you are the mother. Wala tinatawag na surrogate mother or pinahiram lang yung womb mo sa ibang tao, pinarent mo lang yung womb mo, walang ganoon sa batas. So ibig sabihin, if you are the... Ikaw yung lumuwal sa bata, ikaw yung nanay. So, kasi ikaw yung nanay, you have the right over the child. Sa abroad, very contractual relation ito. Ibig sabihin, alam ng dalawa because sperm cell ng lalaki, egg cell ng babae ang kinumbine, yung mag-asawa. Pinasok sa isang bahay, yung bahay ng ibang nanay. No? Hindi mo actually matatawag na nanay yung surrogate mom eh. Talagang ginawa mo siyang bahay para bumuo ang isang anak. Kaya nagiging contractual relations. Nagkakagulo lang. Abroad to, hindi po dito sa Pilipinas. Kaya medyo mahirapan tayong tackle to dito sa Pilipinas. Lalong traditional ang mga Pinoy. Paano naman kung itong surrogate na to, dahil hindi natin matatanggal na may emotional bond ng isang nanay, na maybe kinakarga ka for 9 months na biglang linabas, paglabas, and na-attach. O, tama. E pag na-attach, paano pag sinabi niyang, di sa akin na lang, dun na nagkakagulo. So yun yung mga gray area sa ating mga kailangan. Kasi wala pang batas yan sa Pilipinas. Walang batas yan sa Pilipinas. And kailangan i-review natin yan. I think may batas na about dyan. Kasi mangyayari yan because of our technology right now, yung mga mag-asawa na hindi na makabuo, so may option sila, yung tinatawag na surrogacy, may option sila about artificial insemination, or another option, adoption. Yes. But I have to say lang din, no, Kuya Mark, na at this point, although umiikot yung ganitong konsepto, hindi pa to legal sa Pilipinas. Wala pa. Wala pang regulation sa batas sa Pilipinas. So, kung may marinig kayo, may mga lumalapit na kasi minsan eh, na alam nilang nahihirapan magbuo ang mag-asawa, may magsasabi, sige, ako na lang, magpapasurrogate mama ko. Be very wary of this dahil wala tayong batas. Hindi natin alam kung paano natin makokontrol, mahahabol, anong mga effects dito. Dahil nga wala po talaga tayong batas. So, hindi ko naman sinasabi scam to. But because wala pang regulation, mag-ingat-ingat po kayo sa ganitong klaseng mga offers. Oh yes, tama. At ang nakakakuha lang ng offer na yan, I mean, nangangailangan ng mga ganyan, yung mga can afford lang naman din. Yes, can afford. Kung wala ka namang datong, but mahirap yun. Kahit yung mga can afford, it can happen also ha, na sila ang maghahanap ng babae na medyo sasabihin, I will pay you this amount. May ganun. So, kahit yung mga... Pero walang regulation sa batas yan. Yung mga hindi masyadong alam yung mga batas, baka rin sila yung maging, hindi naman biktima, but because it's not regulated at nag-offer ng big amount, which hindi mo, di ba? Mahirap tanggihin yun, di ba? Kung dadalhin mo lang. Yun lang po. Warn ko lang na sa mga ito, pag nilapitan na hindi pa siya regulated, and just be very, very, very careful lang po sa mga ganitong klaseng offer. Mabuti at na-explain ni Kong Migs yung attachment. Kasi totoo nga naman, pag ikaw nagluwal, tapos attach sa bata, di ba? Magbabago yung pananaw mo. Diba? Yes, jowa pa lang nga, 9 months kayo magkasama, na-attach ka nun, no? Pakaya nandun sa... Mas emotional lang kasi yung babae. Madaling matouch. Sige.